Hello everyone, so today we're gonna make a mini backpack in left-handed version. Don't forget to subscribe for more video tutorials. Para sa mga materials, we're going to use some plastic canvas, wooden handmade button, if you have one, sew-on magnetic button, also 4mm plastic round beads para sa mga strings, and you can use spacers kung walang stoppers. Gagamit din tayo ng sewing thread and sewing needle. Now, for the yarn, ang gagamitin ko is yung multicolored Monaco 3-ply yarn in orange shade and 2mm crochet hook. So, for the rectangular base, mag-start tayo sa paggawa ng slip knot. Tapos, we're gonna chain 16. So, yung extra chain doon, dapat chain 15 lang. Yung extra chain for the turning chain. Pagkatapos natin mag-work ng 16 chains, on the second chain from hook, doon tayo mag-work ng 1 single crochet. Doon sa back chain ako nag-work. Tapos, 1 single crochet into each of the chain until you get to the end of the row. For this row, dapat meron tayong 15 single crochets. Chain 1 and turn. So, row 2 na tayo ngayon. Into that same stitch, dun kung saan tayo nag-chain 1, mag-work tayo ng 1 single crochet, then 1 single crochet into each of the remaining single crochets. So, bali, 15 single crochets dapat lahat. Pagdating natin sa pinakadulo, make sure na mag-work tayo ng last single crochet on top of the last stitch. Make sure na bilangin nyo. And then, uulitin lang natin ang row 2 hanggang sa ma-reach natin ang 13th na row. Or depende sa length na gusto nyo, pwede nyo pang lakihan or habaan. Once matapos na tayo, ito na yung 13th row, mag-work na tayo in round. So, ito baling first part ng round natin. So, yung 3 sides na lang ang lalagyan natin ng single crochets. Sa pinaka-corner niya, naglalagay ako ng 2 single crochets. Tapos, pag pa-horizontal na yung stitches natin, doon mismo sa single crochet, doon din ako naglalagay ng 1 single crochet. So, gagawin natin yan in all 3 sides. Kasi yung first side natin, yung 13th row na yun. So, mag-close na tayo ng round once we reach yung pinaka-first stitch ng 13th na row. Once we're done, we're going to work a slip stitch dun sa pinaka-first na stitch na ginawa natin. Tapos, ang total number of stitches around is 56. So, make sure na same din yon sa next piece na gagawin nyo. So, bali, dalawang piraso na rectangular base ang gagamitin natin. So, now we're going to place a plastic canvas in between the two rectangular base. So this is to make the base sturdy. We're just repeat working 1 single crochet into each stitch around. So that's going to be the size of the base of our bag.
And we will just repeat that until we get to the height that we want. So, ang ginawa ko, yung plastic canvas, mamaya ko na lang isa-sandwich kasi medyo mahirap siya. Idikit habang nag-work ako ng single crochets para pagdugtungin yung dalawang rectangular piece. So, nung natapos na ako sa dalawang side, saka ko siya in-insert and then, i-continue ko lang para matapos na yung round na to. Once you get to the last stitch, we're gonna work a slip stitch or pwede nyo ring ituloy yung pag-work ng one single crochet into each stitch around. Lagyan nyo na lang ng stitch marker para walang bakas ng join for each round. So, ganun ang gagawin ko. Ito lang yung first time na mag-work ako ng slip stitch and then nung natapos ko na, naka 25 rounds ako, makikita nyo wala siyang bakas ng mga joins for each round. So, ang gagawin ko naman, yung pinaka drawstring section niya, I'm gonna work half double crochet into each stitch around for this round only. After ko matapos ito, mag-work pa ako ng isa pang round ng one single crochet into each stitch around. Yun na yung pinaka-final round ko for this bag. Sa next part naman tayo would be making the flap. Wala tayong masyadong idudugtong pag gagawa tayo ng flap. Ifo-fold lang natin sa ganitong way. Ito yung pinaka-back side niya. Nakikita nyo, yun ang join. Tapos, itong part na to, dito natin lalagyan ng flap. Mag-work tayo ng back and forth na single crochets in rows. I-fold nyo lang ng ganito yung mini backpack para makita nyo kung gaano kalaki yung flap na gagawin nyo. So, nilagyan ko ng pin yung both stitches para malaman ko kung ano yung length ng gagawin ko ng flap. So, I have about 13 single crochets. So, dun ako mag-start from the right going to the left. So, this is going to be my first stitch. Tapos, lalagyan ko ng stitch marker para malaman ko. Para pagbalik ko, alam ko kung saan ako mag-stop. So, mag-work lang ako ng one single crochet into each stitch until I get to the 13th stitch. So, pagdating ko sa pinaka-last stitch, mag-work ako ng last stitch na single crochet para dito sa row. Kasi gagawa na akong flap. So, I'm gonna chain 1. Dun sa same stitch kung saan tayo nag-chain 1, mag-work tayo ng 1 single crochet. So, dapat meron pa rin tayong 13 single crochet for each row. Uulitin lang natin yan hanggang sa makaabot tayo dun sa length na gusto natin. Bale, 15 rows ang nagawa ko. Pwede nyo pang habaan kung gusto nyo. Ngayon, ipa-fasten off na natin siya and after that, mag-work tayo ng single crochets around the flap para mas smooth ang edges niya.
So ang gagawin natin is parang kapareho lang ng paggawa ng rectangular base. Mag-work tayo ng single crochets around. Dun sa pinaka-corner niya, maglalagay tayo ng 2 single crochets para maging rounded ng konti. By the way, kung may request kayo na gusto nyo makita dito sa channel ko, do not hesitate to comment down below. I'll be happy to make it for you or kung kaya ko, gagawin ko for you. And also, sa mga bago kong subscribers na Pinoy, thank you for subscribing. Para naman sa string niya, mag-chain lang ako ng 90 or depende dun sa haba na gusto ko. So usually, after ko mag-chain, saka ko siya sinusukat at gumagamit ako ng yarn needle para ma-insert ko na dun sa pinaka drawstring section ng mini backpack na ito. Kung balak nyo nga palang gumawa ng marami nito, mas maganda kung i-check nyo yung measurements ng bag na to para next na gagawin nyo, mas madali na. Like yung size ng string niya, yung size ng back strap niya. So dahil first time kong gumawa ng ganitong mini backpack na size, so chinek ko muna. Pwede kayo magbawas or magdagdag ng chains. And then after that, gawa muna tayo ng backstrap. Ito yung tinatawag na Romanian cord. Tapos magawa tayong slip knot and i-follow lang yung instruction na makikita nyo sa screen. Favorite ko nga pala yung ganitong klaseng string kasi mas matibay siya kaysa sa usual na single crochets in row. So, ifo-fold ko lang siya tapos magtitira ako ng loop, itatahi ko dito sa part na to, tapos yung dalawa namang dulo dun sa pinaka ilalim ng mini backpack. Para mas maganda yung mini backpack, lalagyan natin ng handmade button. So nabili ko rin ito online. Pwede kong ilagay yung link sa description para just in case na gusto nyo rin bumili ng ganitong klaseng design. Meron na nga palang 5-ply na yarn na ganito. So kung yun na gagamitin nyo, syempre mas makapal at mas malaki itong mini backpack na matatapos nyo. After nun, ilalagay nyo na yung spacer or stopper. And then yung sa bawat dulo naman yung mga plastic beads. Ngayon, di ko na pinakita yung sew-on magnetic button. Meron akong separate na tutorial kung paano ilagay. So you can check it on the description of this video o kaya dun sa link na makikita nyo sa taas.
So medyo sturdy na yung baba niya at maganda siyang paglagyan ng mga small items or even coins. Hindi na siya bubukol sa pinaka-ilalim na mini backpack. Anyway, thank you so much for watching. I hope you like this video. If you like it, please click the like and comment down for other requests that you would like to see on my channel. Thank you so much and I'll see you in my next video. So, for the material cost naman, halimbawa din sa yarn, kung ano lang ang na-consume nyo, yun lang yung price na ilalagay nyo. Same with the other accessories like yung magnetic button or yung wooden handmade button. So, pag na-divide nyo na yung total amount, lalabas na yung kung magkano siya for each item. Also, do not forget to add the labor, tapos yung packaging. Para lahat na nagastos nyo sa material, makikita nyo. And also maganda na rin to if you're planning to make it a business or gagawa kayo ng maraming mini backpacks. And also if naghahanap kayo na same design nito, mas maganda rin i-check nyo online para makita nyo at makapag-decide kayo kung magkano yung plano nyong price for this one. Kasi mahirap din yung pag-work ng single crochets in rounds, lalo na gamit yung mas maliit na hook. So, make sure na yung price na ibebenta nyo is hindi kayo lugi.